everyone! It's holiday here in Australia. Australia Day ngayon. Kabababa ko lang ng train. Galing ako sa work. So, baka pumunta kami sa Pinoy shop today kasi walang mga open na shop ngayon. Hindi kami masyadong nakapamili ng mga food kahapon kasi busy kami kahapon. Marami kami pinuntahan. And ngayon lang kami may time, so medyo maaga-aga din ako naka-uwi. Hindi kami masyadong busy sa work. So, it's happy holiday in Australia. Alin Australia Day ngayon dito. So, January 26. Yan, every January 26, Australia Day yan. Ang init, super! Buti na lang naglagay ako ng sunscreen. And yeah, tingnan natin, nag-chat ako dun sa may-ari ng Pinoy shop. Open daw sila hanggang 6 o'clock. So, maaga pa naman, 4 o'clock pa lang. So, pupunta kami doon. Then, makabili tayo ng baunin ko kung maasaran akong pambaon. So, wait lang tayo. Tatawid tayo. Sa bahay na ako, and yan, may spaghetti dito, spaghetti sauce, ang sarap. Nagluto na spaghetti, so this is good for 1 month, one year. Okay, papunta na tayo doon sa Pinoy shop, at gusto kong bumili ng halo-halo. Ako ay parang uhaw na uhaw ako sa halo-halo. Simula nung dumating ako dito sa Australia, hindi pa ako nakatikim ng halo-halo ulit. So, excited ako. Ngayon lang kami nagkaroon ng time talaga bumili ng halo-halo. Kasi usually, pag dumadaan kami doon, may mga lakad pa kami. So, matutunaw. Hindi ko naman siya makain. Yan. So, malapit lang yan dito sa amin. Kaya, madali lang din kami makakapunta. Pero pag busy talaga, hindi rin basta-basta nakakapunta. Pag maraming mga lakad. So, hindi ko alam kung anong mabibili ko doon. Titingnan ko kung anong pwedeng mga pambaon ko. Kasi gusto ko nagbabaon ako ng pagkain ko sa work ko. And gusto ko mga Pinoy food talaga. Dito na ako, guys. So, open sila. Open to yung door nila. Yan. Hanap ako ng sardinas. Sino yung pao? Dito ako, matatama. Ha? So, wala pa rin sila yung Ligo na Green Epic on Spanish style. So, ibang brand ang bibilihin ko. Ganito na lang. 555. Sorry. Yan. 555. Puro dagdagan ko. Tatlo. Ang ganon. Bigas ng dag. Ito ito magawa ng ano nga ito? Tawag namin sinok mani. May adobong mani. Gusto ko ng adobong mani. Garlic fried peanuts, skinless. Ito may skin. Ito. Skinless. Ang mahal. Gusto ko nito may pinakurap.
tayo nito. Pauwi na kami. Ito na yung mga nabili ko. Mamaya buksan natin sa bahay. At saka yung halo-halo. Ayan, ako natutunaw-tunaw na mainit kasi yung sikat ng araw. Mainit ang panahon. Summer kasi. So, diretso uwi na kami nito. Then pagdating, kakainin ko yung halo-halo. Ayun, iba rin ang halo-halo. Yan, ang halo-halo ko natunaw na. Kainin ko na yan. Ito yung binili ko, guys. Ito, may nakita ako. Arroz caldo, gusto ko to. Yan, kasi ako marunong magluto ng arroz caldo. So, ito, perfect yan. And ito, yan, bumili ulit ako nito. Biscuits. Ay, dahil yung tuyo. Ay, bumili ako ng tuyo. Sarap nito. Yan, kailangan sa labas ko ito iluluto kasi ayaw yun, iba rin yung amoy. Yan. And bumili ako ng yan, sticky rice. Malagkit, magluluto ako ng ano nga ba ang tawag nila yan? Ang tawag namin sinukmani. May iba pang tawag sila eh. At eto, condensed milk. Kailangan ko sa paggawa ko ng gelatin. Ulit gagawa ko ng gelatin. At, yeah, wala pa silang ligo na green. So, ito nung 555 ang binili ko. So, tatlo lang. Tatlong peraso lang. Yan. So, kainin natin yung halo-halo kasi matutunaw. Yan, kainin na natin. So, first time ko makakain ng halo-halo dito sa Australia. Buti na lang meron silang tinda doon. Yan. Kasi dati, gusto kong bumili. Kaya lang may lakad kami. Matutunaw. So, hindi ako nakabili. So, ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon. Yan. Sarap. So, para akong nasa Pilipinas. So, summer na summer dito. Tamang-tama to. Sarap. Ayaw naman ni Barry. Ayaw na kumain yung mga ganito. Ang bilis matunaw. Ang init kasi. Then tomorrow mas mainit kasi bukas. 37. 'Yung spaghetti, nagluto si Barry ng spaghetti. And 'yun ang aming dinner. And akala ko walang mga store talaga na mabibilihan pero nakapunta dun siya sa may store dito na 24 hours doon siya bumili. Then nakabili siya ng mga ingredients niya doon so nagluto siya. And 'yun nagpunta nga kami sa Pinoy shop kanina. 'Yun. Nakabili ako ng halo-halo. Sarap ng halo-halo nila. Yan. At mga, kung ano-ano mga Pinoy na pagkain binili ko. Yan. And it's time to bed na naman. And guys, alam nyo ba ito? Itong aloe vera. Ouch! Aloe vera. Ano to? Nature Republic. And soothing gel. Nagustuhan ko to kasi ang ganda sa skin. Galing niyang mag-moisturize ng skin. Alam niyo, lalagay ko to sa gabi. Kasi dating ginagamit kong moisturizer, naubos ko na. Then, ito, actually ito, gagamitin ko sana ito for something else na imimix ko. Kasi napanood ko sa YouTube, pero nagamit ko siya sa skin ko. Ang ganda, ang labot. And hydrate na hydrate yung skin ko talaga overnight. Pagising ko sa umaga, smooth ng skin ko. So, ito muna yung ginagamit ko for the meantime. Yung naubos ko na moisturizer ko dati, hindi ko na muna ulit binili. So, ito kasi maganda. And ang ginagawa ko is, meron akong Mako Beauty Scrub. Facial Scrub. Yan ang ginagamit ko ngayon. At ang ganda din ito, super as in ang ganda, ang bango. Nakita ko ito dun sa Woolworth, so binili ko sa Woolworth. At then, after that, followed by yung ito,
ano ba ito? Ito sa so, Garnier Vitamin C. So actually water, cleansing water ito. Then ginagamit ko din after kung mag-scrub kasi meron siyang vitamin C. So maganda sa skin. And ayan, may mga bagong skin routine na naman tayo na ginagawa. At then after kung mag-scrub, then sunod ito. And then mag-ano ko, ito yung ginagamit kong moisturizer. Ang ganda! Ang ganda. And then sa araw naman, ginagamit ko din ito. After kung maligo, then mag-cleansing water din ako. Then lagyan ko ng moisturizer. At sunod ko yung sunscreen. Ah, my gosh. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Yeah, sunscreen. Pag ganito, nagkukuskus ako ng mukha ako, nalilimutan ko minsan. Yun, sunscreen ako sa araw. And then, after ng sunscreen, saka ako magpatong ng makeup ko, magme-makeup ako. Pero minsan din ako magme-makeup pagka ako tinatamad. Lalo na pag nagmamadali ako sa umaga. Yun. So, usually, kilay lang yung ginagawa ko. Yun. And, yeah, dito sa tabi namin, merong bagong cosmetics service, mga ganun, yung mga skincare. Pero nakita ko yung mga prices nila, medyo mahal. Ito yung Seed Cosmetics. Yan, Seed Cosmetics yan. So, dito lang talaga sa likod namin and next door lang talaga. Ang lapit-lapit, guys. But, I want to try this one, skin treatment, kasi gusto kong i-try yung ano nila. Meron silang peel deep exfoliation. I think I need exfoliation kasi ano, para mawala yung dead skin ko. And then meron din silang peel deep peel rejuvenating, mga ganun, and extraction. Marami silang mga services pero medyo mataas ang presyo. Pero itong ano, rejuvenating, medyo kakayanin natin yan. $129. Merong mas mababa din yung peel deep exfoliation $79. Yeah, $79. Tapos meron ng express microdermabrasion $59 siya. Yan. So maraming mababa ang price pero yung iba meron ditong cosmetic injectables, yung mga ganun pa. Ayoko niyan. Hindi ako mahilig sa mga ganun. And gusto ko lang yung medyo mawala yung dead skin ng skin ko. And yeah, I maybe try this one. And pakita ko sa inyo. Let's go outside. Yan, ito yung Seed Cosmetics. So, katabing-katabi lang namin. It's just next door, guys. So, ito yung fence namin. Yan. And then, yan na yon yung kabilang building. And then, sa taas, meron silang student accommodation dyan. And ito yung backyard namin. Ito na, katabing-katabi lang namin talaga. So, I may try that one day siguro. Check ko pa yung mga prices kasi medyo mataas yung price. Pero parang gusto kong itry. Yeah, yan. So, yan. Tingnan nyo yung skin ko. Yan, may mga pigmentation pa rin ako. Konti na lang, hindi na masyado. Kasi may ginagamit din ako na pang tanggal ng pigmentation. Hindi na siya dark na kagaya ng dati. Yan, ganyan ang ating skin. So, ang ganda, malambot. Lambot-lambot ng skin ko. And, it's a good night na naman, guys. So, tulog na naman ako kasi tomorrow papasok na naman ako sa work. And today nga, pumasok ako sa work. It's holiday, so, syempre, double pay, ganon. Yan, and si Barry nanonood pa siya ng TV. Nayaan ko na yung manood ng TV kasi libangan na lang ngayon manood ng TV talaga. And madalas ako nauna matulog sa kanya. So, nagigising na lang ako pag natutulog na rin siya. And that's my day today, guys. Thank you so much for watching. And I hope nag-enjoy kayo sa konting vlog ko ngayong araw na to. Yeah. I'm so happy. Nakapag-vlog ulit ako. And I hope to see you again next vlog, guys. And for those
who haven't subscribed yet, please subscribe. And syempre, meron din akong Facebook page, then you can follow me on my Facebook page. My Facebook page, and yung hanapin niyo yung Mamsy Liz Vlog, so it's the same lang din ng aking YouTube channel. And also Instagram. Yeah, lizzsixtyeight. Yes, yan ang aking Instagram. And of course, may TikTok din tayo. Yeah, si Lizzy BJ. Yun ang aking pangalan, Lizzy Day. Yeah, yun na makikita ninyo dun sa aking profile sa TikTok. Pero hindi pa naman ako masyadong nagti-TikTok. Konti-konti lang. Pasimple-simple lang muna tayo kasi hindi pa ako masyadong marunong. Yan. And guys, thank you so much. Good night, everyone. And thank you for supporting me. I love you all. Good night.